ayan na pala eh. Ito na yung bisna pulo tayo. Ang magamang Padilla ng Lukaw District, Dagupan City. Talaga namang sangkang dikit raw. Alam mo, ang tatay na si Rudy Padilla Sr. Huwaran ng mga anak. Tatay, kaya ba? Baka gusto mo, sarili lang kita. Kalabaw lang anak ang tumatanda. Ang mga anak na sina Rudy Jr., Crisanto, at Michael naman, tinutularan ang kanilang tatay. Pero hanggang saan nga ba ang kanilang pagiging magkakasangga? Talagang masalimuot ang kwentong krimen ni Rudy Sr. at ng kanyang tatlong anak. Silang apat, magkakahiwalay na nasangkot sa tatlong mabibigat na kaso. Ang unang kaso sa kanilang talaan, murder. Pwede lang tayo, pre. Musta? Isang bote lang, ha? Armaga tayo bukas. Oh, sige. Laro pa tayo bukas. Laro pero pa tayo. Game pa rin, siyempre. Ang mga sumunod ay hango sa investigasyon at testimonya sa kaso ng pagpatay kay Ariel Ferrer. Ikalabing tatlo ng Hulyo taong 2014. Nang petsang iyon, dumating sa isang pigar-pigar canteen sa Lukaw District, Dagupan City, si Ariel Ferrer, 24 anyos. Ate, order nga kami. Kasama niya noon ang dalawang kaibigan na bawang nagtatrabaho sa isang mall. Pare, jingil lang ako saglit ah. Okay. Saglit lang ako, pare. Pero ilang saglit lamang, napuna raw ni Ariel ang isang lalaki na lumapit sa kanyang tricycle na nuoy nakaparada. Habang umiinom sila, itong isang suspect lumabas at inihiyaan niya yung tricycle ng biktima. Loko to, inihiyaan tricycle ko. Sa puntong iyon, lumabas ng kantin si Ariel upang tingnan ang kanyang tricycle. Para hindi naman mahalata yung pagsita ng biktima doon sa kuwan, lumabas siya, kunwari tumatawag. Ngayon, sinita niya, doon nagkaroon ng konting alitan. Pre, lumulong dito sa labas, oh. May CR sa loob. Motor ko pa talaga ng pagdiskitahan mo. Ha? Huh? Sa iba to, pre. Asensya ka na, pre, ah. Hindi ko na kasi napigilan, eh. Sina? Asensya na, pare, ah. Bagamat nagkaroon ng aberya, ang tagal naman mo. Agad rin namang bumalik sa kani-kanilang mesa ang dalawa. Ba't ang tagal mo? Ha? Uy! Kinakausap kita, ano ba nangyari sa'yo? Yeah, pare. Bakit? Ang problema nito? Pero ang iringan sa pagitan ni Ariel at ng kanilang grupo, di pa pala matatapos. Ang lalaking kanina'y nasita, matatalima ang tingin kay Ariel. Hanggang sa sumiklab na nga ang gulo. Bigla na lang nagbasag ng buti yung isa, pinupok sa ulo si Ariel. Saka yung dalawa naman, pinalibutan na si Ariel. Sa puntong iyon, bumunot na raw ng baril ang isa sa mga lalaki. Laba ka? Ha? Laban ka eh! Ikaw! Nang takbuhan na yung kasama niya. Ngayon, habang may sugat siya, nakatakbo pa yung sugat si Ariel. Sa di naasahan, nakatawag pa pala ng backup ang kalabang grupo. Si Ariel talaga namang walang kalaban-laban. Wala na raw nagawa ang binata kundi ang makiusap para sa kanyang buhay niya. Dami mo sinasabi! Pusin niyo yan! Pero ang mga lalaki, disididong paslangin ang walang kalaban-labang biktima. Patay sa otopsyang isinagawa ng rural health physician ng Dagupan City na si Dr. Benjamin Marcial Bautista. Nagtamo ng mga tama ng bala ng baril si Ariel sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pero ang tama ng bala nito sa ulo ang siyang direktang ikinamatay ni Ariel. Samantala, tinatayang siyam na basyon ng bala at limang deformed slug ang narecover sa crime scene. Maingat itong kinuleta
at dinala sa Lingayen PNP Crime Laboratory para isailalim sa ballistics examination. Ang insidenteng ito agad namang nakarating sa kaalaman ng ginang na si Aling Rosalinda na hiniling na itago sa aming kamera ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi makapaniwala ang ginang sa brutal na sinapit ng anak. Abot langit ang pagdadalamati na nagluluksang ina. Wala raw katumbas ang sakit na nararamdaman niya sa sinapit ni Ariel. Mabait at responsableng anak si Ariel, nagsusumikap para sa kanyang pamilya. Hustisya ang nais ni Aling Rosalinda para sa anak na walang awang pinaslang. Kinuna ng testimonya ng Dagupan City Police sina John Dick at Jamiel, mga katrabaho at kasama ni Ariel nang maganap ang insidente. Dahil dito, agad na natukoy ang isa sa mga suspect. Nakikilala niyo ba yung biktima? Sir, opo, sir. Tropa po namin yan. Parang magkakabarkada lang sila. Magkakakilala. Tagalukaw lahat. Isang suspect taga doon din sa kanila. Yung identified talaga. Sa tulong pa rin ng testimonya nila John Dick at Jamie Ala, tuluyan na nga sinampahan ng kaso ng murder ang mga suspect. Yun nga lang, lahat sila ay tuluyang nagtago. Halos isang taon lamang ang lumipas. Si Rudy Padilla Sr. at ang panganay na si Rudy Padilla Jr. naman ang magiging suspect sa isang marahas na krimen. Si Rudy Padilla Sr. ang nagsilbing driver ng motorsiklo at lookout. Tatakbo ka ba, ha? Habang ang panganay nitong anak na si Rudy Jr. naman ang lalaking humahabol at bumaril sa kanya. Pero ayon pa rin sa salaysay ng kagawad, wala siyang atraso sa mag-ama. Yun nga lang, batid niyang nakaalitan ito ang kanyang kapatid. Paghihiganti ang nakikitang motibo ng mga otoridad. Dahil sa kanilang mga kaso, si Rudy Padilla Sr. at ang kanyang mga anak na si Rudy Jr., Crisanto at Michael, tuluyan nang nilisan ang kanilang tahanan sa Dagupan, Pangasinan. Pero sa di naasahan, taong 2018, isang impormasyon ang natanggap ng Dagupan Police sa umano'y pinagtataguan ng mag-aamang Padilla. Sa Baras, Rizal, doon umano nakabase ang pamilya Padilla. Kaya nga, agad nakipag-ugnayan ang Dagupan Police sa Baras, Rizal, PNP. Location ng tao. Alam na po nila kung saan area, nagkaroon ng briefing. Sinerve po ngayon yung warrant. Pagdating sa lugar. Ang nadatnan po doon ay yung apat po na nakalagay. Si Michael Padilla, si Santo, Rudy, ang dalawang mag-ama. Ah, hindi naman po sila nag-resist, ma'am. Ang amin, pagdating po namin doon, nakita namin sila. So, nakordon naman po kagad yung area. Kaya wala po sila pagkakataon na makalabas yung sa area. Dahil dito, patong-patong na kaso ng illegal possession of firearms ang isinampan laban sa mag-anak. Samantala, sa mga na-recover na baril at isinagawang background check ng mga otoridad, naniniwala silang miyembro ang mag-aama ng isang organisadong grupo. Sa puntong ito, nadawit pa sa isang krimen na naganap sa Baras, Rizal, itong si Michael Padilla. Siya ang itinuturong pumaslang sa mag-asawang Expedito at Gina Odo noong gabi noong 8 ng Abril 2018. Dahil dito, panibagong kaso ng multiple murder ang isinampa ng Baras Police kay Michael Padilla. Sa kasalukuyan, nakapiit sa Lingayen Provincial Jail si Rudy Padilla Jr. Habang nasa Dagupan BJMP naman sina Rudy Padilla Sr., Crisanto at Michael. Doon hiningan namin sila ng pahayag, ngunit tumanggi na silang humarap sa kamera. Samantala, napag-alaman ng inyong ABS-CBN SOCO na si Johnny Baniget Jr. napatay sa isang hiwalay na kaso. Patuloy itong iniimbestigahan ng mga pulis. Sa kabila nito, patuloy ang kasong frustrated murder laban sa mag-amang Rudy Padilla Sr. at Jr. Para naman kay Ginang Rosalinda Ferrera,
dapat panagutan ng mga nahuling sina Crisanto at Michael Padilla ang kaso ng pagpatay sa kanyang anak na si Ariel. Nanindigan siyang ipaglalaban ang hustisya. Nanawagan rin ang ginang sa mga otoridad at sa sinumang may impormasyon sa akusadong si Delphine Biaga na patuloy pa rin nakakalaya. Na-miss mo ba ang mga palabas ng SOCO nung nakarang Sabado? Pwede mo itong mapanood dito.